Bukod sa bagong Pilipinas Servicio Fair, tatlong malalaking programa pa ang inilunsad ng pamahalaan sa Surigao del Sur. Milyong-milyong pisong ayuda ang naipamahagi rito. Kaya naman ang mga residente lubos ding nagpasalamat. Si Mela Lesmora sa sentro ng balita. Naging matagumpay ang paglulunsad ng bagong Pilipinas Servicio Fair sa Bislig City sa Surigao del Sur na pinaunahan ni House Speaker Martin Romualdez. Aabot sa 560 million pesos na halaga ng ayuda, serbisyo at programa ang naihandog dito ng pamahalaan, kaya't ang mga residente masayang masaya. Maraming salamat po dahil sa ganitong paraan makakatulong po kayo ng maraming tao sa mga pamilya, sa mga estudyante at sa mga nangangailangan po. Pero alam nyo bang bukod sa BPSF, tatlong malalaking programa pa ang inilunsad sa Surigao del Sur. Isa na riyan ang Cash Assistance and Rice Distribution o CARD program na tugon ng pamahalaan sa gitna ng mataas na presyo ng bigas. 2,000 benepisyaryo ang nabigyan dito ng tig 2,000 pesos na financial assistance at tig 10 kilong libreng bigas. Abangan, hindi siya itong taon, bababa na yan, buhupa na ang presyong bigas. Pero habang hindi pa nangyayari yan, andito po ang ating CARD program. Sa hiwalay na seremonya, inilunsad din ang CIBOL program na para naman sa mga maliliit na negosyante na hirap pang mairaos ang kani-kanilang negosyo. 2,000 rin ang benepisyaryo rito na nakatanggap naman ng tig 5,000 pesos na financial aid. Itong sinasabi para sa ekonomiya, para sa bayan kasi kayo po, yan yung micro, small, medium enterprises, kayo po ang sinasabi ng ni governor, mga negosyante at napaka-importante po kayo. Maging ang mga estudyante, binigyang prioridad din sa probinsya. Sa inilunsad na ISIP for the Youth program, 2,000 tertiary education students ang nabigyan ng iba't ibang tulong. Itutuloy natin itong ISIP program at susuportahan natin lahat ng estudyante, hindi lang sa Bislig, hindi lang sa Surigao del Sur, pero sa buong Pilipinas. Mula rito sa Bislig City, Surigao del Sur, Mela Lesmora para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.